Isang magandang tanghali sa ating lahat mga kalapatids. Welcome back again to my channel, Pepong Love TV. Wala ibang bisyo, kalapate lang. And so ngayong araw mga kalapatids, yan, so maraming nagtatanong sa atin kung paano nga ba natin ginawa itong malunggay powder, and then marami rin nagtatanong kung paano gamitin itong malunggay powder mga kalapatid. So paano masabi? Kung gusto nyo malaman kung paano yon at kung gusto nyo masagot yung mga tanong na yan mga kalapatid, syempre wag mo kalimutang mag-subscribe ano? And i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong i-upload dito sa ating channel nang marami kang matutunan o makuhang tips, and then pampatanggal stress na rin mga kalapatid sa ano, o ako nga ba, o pampatanggal lang stress, o ako nga ba mismo yung nagbibigay ng stress sa inyo mga kalapatid. Yan, so syempre unang-una wag mong kakalimutan yung malunggay mga kalapatid dyan. Siyempre, yan yung unang-unang kailangan mo. Malunggay. And then, kumuha ka mga kalapatid sa malunggay. And then, dahon-dahonin mo siya. Yan, kumbaga ito malunggay. Yan, isa-isahin mo ganun mga kalapatid dyan. And then, pag naisa-isa mo na siya ang ganyan, ibibilad mo na siya. Ayun, kung nakikita nyo yung nakabilad dito, yan, buntahan na lang natin mga kalapatid dyan. So, nagbilad ako dito. So, pwede na to. Dalawa to. Yan, bali dalawang ganyan. So, kailangan kapag nagbilad kayo ng ganito mga kalapatid is yung tuyong tuyo para madali siyang durugin. Yan. Yun yung una-una nyong gagawin mga kalapatid. So, kailangan kumuha kayo ng malunggay, pirapirsuhin nyo, and then ibilad nyong mabuti mga kalapatid. So, mas maigi kung dalawang araw nyo ibilad yung talagang tuyong tuyo. Pero kung matindi naman yung sikat ng araw nyo, is pwede na yung isang araw mga kalapatid. Basta makita nyong tuyong tuyo na siya, yung talagang malutong na itong malunggay nyo mga kalapatid, yung dahon na malunggay na gagawin yung powder mga kalapatid. And madali lang naman gawin to, simpleng-simple lang, kayang-kaya nyo gawin to mga kalapatid. Kahit andyan lang kayo sa bahay nyo, habang nakaupo kayo, pwedeng-pwede nyo gawin to mga kalapatid. Paano masabi? So ito, sabihin natin kung paano nga ba talaga gawin mga kalapatid. So yan, bago ko simulan yung video ko talaga, huwag nyo kalimutang suportahan itong mga tao na to mga kalapatid. Si Gulong TV, si Yugs Love TV, Kian Love TV, RJ Love TV, yan, dalawang RJ Love TV. Suportahan natin silang lahat mga kalapatid. Yan, naka-plus siya screen nyo. Yung pagsuporta nyo sa akin, so sana suportahan nyo rin itong mga channel na to mga kalapatid. Yung mga naka-plus sa screen nyo na yan mga kalapatid. Suportahan po natin silang lahat. Lahat ng region vlogger, suportahan po natin mga kalapatid. And ito mga kalapatid, so sa paggagawa ng malunggay powder, kailangan nyo to, no? So kung wala naman kayong ganito mga kalapatid, dyan, wala ko yung pandurog, pwede naman yung inyong kamay mga kalapatid para dito. Kaso nga lang, kapag yung kamay nyo ang ginamit nyo is mainit kasi habang dinudurog mo, malalapnos yung ganito mga kalapatid. So nasubukan ko na yan, natry ko na yan mga kalapatid, nalapnos yung nandito ko. Yan, yan. Kaya ito, meron ako dun sa lola ko mga kalapatid dyan. Kung wala naman kayong ganito, yun, pandurog na ganyan, tiis-tiis na lang sa pag durog gamit ang kamay mga kalapatid dyan, no? Yan. So mas maganda kasi pag may ganito, talagang madudurog mo siya mga kalapatid, and then hindi siya masakit sa kamay. So pwede rin naman bago nyo ilagay dyan, durugin nyo muna tong ganto mga kalapatid dyan, para hindi kayo mahirapan sa pag dudurog dyan. Durugin nyo munang ganto dito bago nyo ilagay dun sa pitpitan mga kalapatid. Yan. Durugin nyo lang na ganyan nang hindi tayo mahirapan pagdating dun. So kailangan yung malunggay natin is tuyong-tuyo para madaling durugin na ganito mga kalapatid. Kasi pag yung malunggay nyo is hindi siya tuyong-tuyo, hindi nyo mapapowderize ng ganito kadali mga kalapatid. Yan. Kapag once na nadurog na natin ganyan yan,
pwede na tayo maglagay dito sa pitpitan, mga kalapatid, siyan dito sa gagamitin natin. So dito na lang din siguro tayo sa baba para makita natin. Yan, pwede na tayo maglagay neto. Yan, kahit isang dakot na, mga kalapatid. And then pitpitin yung ganyan, so hanggang sa madurog siya, mga kalapatid, hanggang sa mapitpitpit yung etong malunggay powder na ginawa natin. Etong gagawin nating malunggay powder. Yan, so pitpitin lang natin ganyan ito, mga kalapatid. Yan, so napakadali lang pong gawin nito, tiyaga lang talaga kasi matagal. Yan, matagal siyang madurog, kailangan talaga ng tiyaga and then pasensya, mga kalapatid. Ano, yan, so panoorin nyo muna to habang dinudurog natin, mga kalapatid. Yan, sa mga subscribers natin, sa mga supporters natin na gusto malaman kung paano gamitin to, mga kalapatid. Yan, so keep on watching at tapusin nyo hanggang dulo para tawag dito, para magkaroon ng kasagutan yung mga tanong nyo sa atin, mga kalapatid. So yan, panoorin muna natin habang dinudurog ko itong malunggay na to. Yan, so bale ito na yung magiging finished product natin. Yan na yung magiging kalalabasan nung dinurog natin na ganun, mga kalapatid, yung dahon ng malunggay. Ito na yung pinaka powder niya. Yan, so binigyan ko lang kayo ng sample, mga kalapatid. And then tatapusin ko na yun mamaya after na itong vlog natin. Kasi kung tatapusin ko yan dito, abutin na lang siyam-siyam dyan, mga kalapatid. Ano? Yan. At mayroon pa doon, mamaya pwede na rin siguro yan dahil mas tindi naman yung sikat ng araw dito kanina, mga kalapatid. Tuyong-tuyo naman na. So yan, mamaya tatapusin ko na, binigyan ko lang kayo ng sample dito kung paano nga ba natin gagawin itong malunggay powder, mga kalapatid. And then after na madurog na ganyan yan, mga kalapatid, kumuha lang kayo ng malinis na lagyan. So ito yung lalagyan ko. Yan, nakikita nyo naman sa video natin, dito ko nilagay, nilalagay, mga kalapatid. Kumuha kayo na malinis na lalagyan and then ilagay nyo sa dyan, isama nyo na. So bali ito yung nagagawa natin, medyo madami-dami na rin. And then nagamit ko na rin ito kaninang umaga, mga kalapatid. So yan, sana ito, may natutunan ko kung paano natin gagawin o kung paano gawin itong malunggay powder, mga kalapatid, para dito sa mga kalapati natin. Many, many minutes later. And ito, so may idea na kayo kung paano gawin yung malunggay powder, mga kalapatid, na gagamitin natin dito sa mga ibon, sa mga pampatukan ng ibon natin. So ngayon, ituturo ko naman o sasabihin ko naman para sa mga nagtatanong, mga kalapatid, sa mga katulad ko newbie na gustong malaman o gustong gumamit na malunggay powder, ano, gusto nilang matesting kung effective nga ba, mga kalapatid. So sinasabi ko na sa inyo, effective na effective to malunggay powder, magandang pangkondisyon sa mga ibon natin. And marami pa silang bitaminang makukuha dito sa malunggay, mga kalapatid. So alam naman natin yan na marami talaga nakukuha ang bitamina dito sa malunggay, mga kalapatid. So ngayon, sasabihin ko naman kung paano i-apply o paano gamitin, paano gawin, mga kalapatid, itong malunggay powder, paano natin iahalo sa patuka, mga kalapatid. So simpleng-simple lang yan. Kung nakikita nyo, itong patuka ko dito, yan, tatanggalin ko lang yan. May malunggay siya, mga kalapatid. Yan, dahil nagbigay ako kanina ang umaga. Yan, so, siyempre dito sa breeder ko, sinosobrahan ko talaga kasi hindi ko talaga winawala ng pagkain dito sa breeder ko, mga kalapatid. Nang sa ganun is ma-maintain nila yung kagandahan ng katawan nila habang naglilimlim yan sila, mga kalapatid. Yan, so, siyempre, una kumuha kayo ng malinis na lalagyan para sa paghahaluan, mga kalapatid. And then kumuha kayo ng patuka at tansyahin nyo na yung patuka na ibibigay nyo dito sa mga ibon nyo, mga kalapatid. Yun yung ilalagay nyo na sa paghahaluan nitong malunggay powder at saka nung
feeds, mga kalapatids. Kumuha na kayo ng malinis na lagyan and then tansyahin nyo na. Kung ilan yung, gano'ng kadami magagamit yung feeds and then kumuha kayo ng pang-bind, mga kalapatids. Yan, meron ako dito. Ang gamit kong pang-bind dito is etong honey. Yan. Meron akong honey dito, mga kalapatid. Yan. Kung wala naman kayong honey, yan na gagamitin pang-bind, mga kalapatids, is pwede yung sibuyas o kaya yung apple cider vinegar. Yan, so kumuha ka ng, tansyahin nyo na lang, mga kalapatid, dyan, kung isang kutsara ng honey, ilalagay sa patoka. Kung makita nyo basa ng patoka, pwedeng-pwede na yon. O kaya naman yung apple cider vinegar, pwede yon. Pag makita nyo basa na rin yung patoka, mga kalapatid, is pwede na yon. Pwede na lagyan ng malunggay powder. O kaya, ito mga kalapatid, para natural na natural talaga. Sibuyas, kumuha kayo ng sibuyas, tadarin nyo yung sibuyas, tadarin nyo na maigi, o kaya pitpitin nyo. Pitpitin nyo yung sibuyas, mga kalapatid, and then siya yung ilagay nyo sa patoka, ihalo nyo ng ihalo hanggang mabasarin yung patoka, hanggang may apply lahat nyo, ano, pati yung sibuyas, mga kalapatid. So, sa ganun, is madaling dumikit itong malunggay powder natin, and then kapag nagawa nyo na yun, nabasaan nyo na yung, nalagay nyo na yung pang-bind ninyo, yung pambasa na itong patuka, mga kalapatids, is pwede nyo lang lagyan ng malunggay powder. Yan. So, ganun lang kasimple. Tansyahan na lang, mga kalapatids. Tansyahin nyo na lang kung gano'ng kadami yung magagamit nyo, mga kalapatids, nang sa ganun is hindi masayang itong ginawa natin malunggay powder at di rin masayang yung pids na ibibigay natin sa kanila. So, ganun lang kasimple, mga kalapatids. Kumuha lang kayo ng pambayad nyo, no? Para dumikit itong malunggay powder na ginawa ninyo. So, sana may natutunan kayo sa pinagdadaldal ko dito, mga kalapatids. Sa mga nagtatanong, sa mga nag-comment, at sa mga nag-PM sa akin, mga nagtatanong kung paano gawin yung malunggay powder and paano gamitin, mga kalapatids. So, itong video na to, so sana nabigyan ng kasagutan yung mga tanong nyo. Sana may natutunan kayo sa video natin para sa ngayong araw, mga kalapatids. So, dito na tatapusin yung video. So, sana nga, sinabi ko sa inyo ulit-ulit, so sana may natutunan kayo sa shinare ko ngayong araw, mga kalapatid. Siyempre, bago natin batiin, bago natin tapusin yung video, batiin naman natin yung mga nagpapabati, mga kalapatid. And eto, bago natin batiin yung mga nagpapabati, siyempre, wag mo kalimutang mag-subscribe and i-hit mo yung notification bell para lagi updated kapag may bago tayong upload, mga kalapatid. Siyempre, kapag nagustuhan mo to, i-share mo na para matutunan din ng iba. And ito, shoutout kay Aston Kagiowa. And shoutout kay Cyrien Naampit and Aston Kagiowa. Shoutout din kay Cyrus Telmo from Montalban, Rizal. Shoutout din kay John Pagador from Isabela. And shoutout din kay Isabela Pagilo. Shoutout kay Richard Ducob from CA. Yan, salamat din kay shoutout din kay Melian Gonzalez. And shoutout kay Chris Narilok TV. Shoutout kay CDP Silog Gunato from Inupakan, Leyte. Shoutout kay Ivan Pokdol. And then shoutout kay Nick Jordan Pokdol. Shoutout kay Sherwin Basa from San Isidro. Shoutout kay Andre Magsano TV. Shoutout kay Prince Justin Bongkalan from Tansa, Cavite. Shoutout kay Mac Maclop. And shoutout kay Jamdi Club from Centro Amulong, Cagayan. Shoutout kay Mark Angelosan from Napal, Biliran. Shoutout kay Francis Peralta, shoutout kay Sam Lester Delphine, shoutout kay Francis Alpahando, shoutout kay JBM Lock TV, kay Adrian Balinagay from Cabanatuan City, Nueva Ecija, shoutout kay Oblong Lock TV, shoutout kay Willy Palma from California, USA, shoutout kay Randy Gamil Jr. from CBO, shoutout kay Carlo Al Abrahano, shoutout kay Carl Salanyo, kay Pidyo Lock TV, shoutout kay Dindo Baldogo Jr. from Agaw Tarlac. Eh, shoutout din kay Alvin Lucernas from shoutout kay Justin Love TV. Shoutout kay Alfredo Di Pabor, kay James Pador. Shoutout din kay D.R. Villaflores. Shoutout kay CDP Silap Conato from Inupakan, Leyte, kay Kurt Policarpio. Shoutout kay Gerardo Asienza Lazala, kay Matthew Cabana. Shoutout kay Gian Love TV. Shoutout kay Jason Love. Shoutout din kay Sidel Lock and Taekwondo, shoutout kay PNT Lock TV, yan supportahan din natin, mga kalapatid. Shoutout kay Ronel Dol, shoutout kay Gerardo Asensio Lazala, shoutout kay SG Chavez Lock TV, shoutout kay RD Lock TV. Shoutout kay Elmer Villalobos, kay Kobe Escanio, kay Norjun Tiban. Shoutout kay Jonathan Vise Dash, shoutout din kay
Pythons TV, supportahan din natin mga kalapatids. And shoutout kay Gina Len Suarez, shoutout kay Ross Gaming, shoutout kay Rolly Madrelejo. Yan. Shoutout kay J. Mateo Love TV. Yan, susuportahan natin silang lahat. Supportahan natin ang Pigeon Vlogger mga kalapatid dyan. So maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan yung video natin ngayon. Sana may nakuha kayong tips o konting kaalaman mga kalapatid para sa ngayong araw. So dito na natapusin. Maraming salamat sa lahat. Keep safe. Ingat. Happy flying sa lahat mga kalapatid.